So, nag-upload na naman ako ng song ngayon, yung cover song, yung sa kapatid ko. So, pag-check ko na naman yung sa channel ko, may lumalabas na naman na copyright claim. So, guys, ayun, dating vlog ko kasi, yung binablog ko, parang nagkakamali ako dun. So, nung una talaga, ang dami kong mga tanong kung bakit nagka-copyright claim siya. Ako nga pala si Jean Castello, I'm from Quezon City. So, mag-i-intro muna tayo ngayon. Go! So ngayon, nakaka-receive na naman ako ng copyright claim dun sa video ng kapatid ko. Bali, in-upload ko yung kanta niya. Tapos, ayun nga, pagtingin ko dun sa mga video ko, ayun, nakita ko naman yung copyright niya kasi nag-upload na naman ako. Hindi ko alam kung bakit ito sa YouTube. So may gagawin tayo para maayos yun. Dito na tayo dito sa Chrome. Tapos ayan, nakita mo yung copyright, ayan na yung copyright claim. Ilapit lang natin siya. Ayan. Ito yan, no. Ayan. Ayan. So ngayon, i-click natin tong copyright. Ayan, tapos nakita tayo ng CD details dyan. So, i-click natin yan ulit. Kasi dati nung una, hindi ko pa kasi alam eh, kung ano eh, anong gagawin dun. Nung una kasi, naka-receive ako ng mga in-screenshot ko sa para mamaya pag ano, may gagawin ako dun sa screenshot ko. Tapos nung una kasi, naka-receive ako ng copyright claim. Ayun na nga siya. Ang ginawa ko naman, bali, inano ko siya, na-mute ko siya. Yun ang pagkakamali ko. So, nakapag-research ako ng bagong gagawin nung pala. Ito lang pala. So, ayun na. Yan yung lumalabas sa copyright na yun. Ito na siya ngayon. Ito. So, nakalagay dito. Copyright summary and status. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright strike. So ngayon, the content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright. Ganun. So, ayan na nga, decision na ano siya. Ineligible. So ngayon, ang kiklik natin, nakalagay dito, oh. Video cannot be monetized ad revenue paid to copyright owner. So, nag-claim yung ano na naman, copyright owner. Dito, nakikita mo dito sa baba. Ayan. Ayan siya. So, ngayon, ang gagawin natin, select action. So, ang gagawin lang natin, pinutin yung dispute. Ito na yung kiklik natin. So, ngayon, makikita mo dito yung mga, ayan. Step by step kasi ito eh. Ayan, nakikita mo yan siya. May nakalagay dyan, I own a copy of the song or video. I'm not making money from my video. I give credit to the copyright owner. So, ang gagawin natin, i-check lang natin yung box sa baba. Then, continue natin. Ayan. So ngayon, may nakalagay dito mga audio content license fair use. I have significantly transformed by content claim in my video. The video is protected by fair use, fair dealing or similar exception to copyright public domain. So ang ipipindot natin dito itong fair use lang. Tsaka continue muna naman siya. So, ito yung lumalabas ngayon. So, nakalagay for use each cause indifferent, blah blah. Marami yung sinasabi. Hindi ko na mabasahin kasi hapa na yung ano natin. So, may nakalagay dito box na naman ulit. I believe my video is protected under fair use. Fair dealing. Yan. I believe in protected under fair use.
fair dealing or similar exception to copyright. Ang gagawin natin, ano lang yan eh, X ulit. Tapos continue ulit natin. So dito may nakalagay. So hindi ko alam mo, why is your use of the claim content example of fair use required? So, hanapin natin yung ano, question consider. Magbibigay ka ng reason kasi dito eh. Fair use. Magbibigay ka ng reason dyan kung ano. So, kiniklik ko yung kanina. Ito, diba? Kiniklik ko yung select type. So, kiniklik ko yan. So, nilagay ko itong cover song. Cover song. Kaklik natin. So, ito, I give the claimants as much information as you can about the protected by fair use. So, yung fair use kasi, yun yung ano, yung ilalagay natin dito dapat yung ano niya, yung rason mo. So guys, balik tayo doon. So yun, ako kasi, hindi ako magaling ma-explain eh, kung anong mga explanation ko dyan. Ang ginawa ko, nag-research na lang ako ng yung ano ibig sabihin ng fair use. So may ni-research ako dito, ang haba-haba pa man nito, itatype natin dito kung ano mga epekto niya, kung mag, ano ba to, mag-effect siya. So, kasi tinayip ko lang doon, nag-research na ako sa Google ng fair use policy, kung ano talagang policy ng fair use. So, ang nakalagay doon, fair use, lagay natin. Fair use is a legal. Is a legal doctrine. It's a legal doctrine that promotes freedom. Freedom of expression. Expression by permitting the unlicensed. The unlicensed use of copyright. Copyright protected works and certain. Kasi hindi ako marunong mag-explain dito. Ayun, nag-search na lang ako. Circumstances that the nature of the copyright. Copyright works. Ayun lang guys, so try natin to ha. Nag-research na ako siya kasi ano, hindi ko alam kung paano ma-explain doon. Basta yun ang ibig sabihin ng fair use na yan. Tapos, i-click na lang natin to. Yung mga box na kalagay dito, yung tatlong yan. Then, lagay mo yung tunay mong pangalan dyan. Nakalagay doon. So, ilalagay ko dyan. Isa po akong pangalan bawa. Ayan na. So, ang gagawin natin, i-submit na natin siya. Ayun. So, mag-reply dyan. Alam ko may mag-reply dyan. Tayo natin. Pa-submit na siya. Ayun. Screenshot ko lang siya. So guys, ito na ngayon email ni YouTube ngayon. Diba pag dispute ko, diba naayos natin yun. Ito yung reply niya sa akin. Ayan. Copyright claim, your dispute has been submitted. Ayan yung reply niya. Basahin natin. The following claim ang video vlog, pwede sa inyo na sayang cover song Chris
Christoph Castillo, ayan, nakalagay dyan, no? Your song, then, the reason for dispute, approval from copyright holder is not required. It is fair use under copyright law. So, ayan na siya. Yun yung, ano, yung reply sa akin na YouTube. So, guys, thank you for watching. So, ayun na yung gagawin natin. Maghintay na lang tayo ng 30 days. Kasi after siguro ng 30 days, baka mag-email sa atin sa YouTube. Thank you for watching, guys. Thank you.